Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at syempre, gusto ko rin pong batiin yung mga listeners ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Diane. I'm in my 20s, pinanganak at nagkaisip sa Batangas, pero lumawas ng Maynila para magtrabaho. Napasulat ako sa inyo kasi gusto ko sanang may mapagsabihan ng pinagdaanan ko. Wala kasing masyadong nakakaalam ng mga pangyayari sa buhay ko. Ayoko namang magsabi sa personal kong kakilala o malapit na tao sa buhay. But somehow, I have this urge to tell someone. I just really need to get some things off my chest. Let me start my story with Aaron. I met him nung fresh graduate pa lang ako. Sabay kami naghahanap ng work sa isang job fair. Nagkapalitan ng number, naging friends, at naging lovers nung same year din na yon. 4 years later, we're living in a house kasama ng iba pa naming housemates. Taga-probinsya kasi kami lahat. At dahil mahal ang cost of living sa Manila, we decided na makihati sa iba pa naming mga kaibigan. It was fun at first, until it wasn't anymore. May something talaga with age, Popoy at Bea. The older you get, the more you realize the things na you do and don't deserve. Grabe. Sakit ng paa ko. Bakit pa walang tricycle? Eh, alas 9 na. Nilakad ko tuloy mula sa kaya ng jeep. Ay, buti na lang malapit na ako. Diane! Be! Ha? Huh? Si Mikey ba yun? Ginagawa niya sa may pinto. Bayan? Ba't ang bagal maglakad? Eh, kasi kanina pa ho ako naglalakad mula sa kayan. Eh, ba't di ka nag-trike? Mikey, kung may trike na available, edi sana nakatrike ako ngayon. Ay, wala ba? Naku. Bakit ba? Anong ginagawa mo dito sa labas? Kala ko ba nang Yossi ha? Hindi gaga. Naantay kita. Sama ka. I-meet ko yung mga ML friends ko. Magpa-Paris kami. Kakarating ko lang. Paglalakarin mo na naman ako. Eh di ngayon pa lang mag-book na tayo ng taxi o kaya car service. Si Aaron, andyan na ba? Pauwi na daw siya eh. Oo, andyan na. Kaya nga lalabas na ako para lumafang eh. O bakit? Ah, basta. Alam mo naman yung hinain ko dyan sa jowa mo. Sa laula na buraot pa. Che! Oh, sige na, go na. Have fun. Di ka sasama? Eh, andyan nga si Aaron eh. Baka nagugutom na yon. Ah, oo nga pala. 3 years old nga pala yung boyfriend mo at hindi pa kayang tumayo sa sariling paa. Sinasabi mo? Excuse me, may trabaho si Aaron. Bongga naman ang sweldo tsaka gusto ko yung confidence mong sabihin sa mukha ko yan. Oo naman, BFFs tayo eh. And for the record, hindi porke may trabaho eh may direksyon ng buhay. Alam mo, lumayas ka na, go! Baka kung saan pa mapunta tong usapan. I know, right? Sige na, babush, bibilhan na lang kita ng pasalubong. Thanks. Aaron? Uy, andiyan ka na pala. Yung sapatos mo tsaka yung pinaghubaran mo, bakit nandito sa sala? Bakit hindi mo ipasok sa kwarto natin? Nakakahiya sa mga kasama natin dito sa bahay. Nakakahiya? Eh higit isang taon na tayo magkakasama dito.
Sali na silang makita naka-boxer ako. Hindi yun ang point, Aaron. Ang problema kasi, nakakalat yung gamit mo sa common area natin. Ganon din naman eh. Sanay na rin sila. Alam mo, ikaw na lang nagre-reklamo sa akin. Baka ikaw lang may issue sa akin. Tapos kunwari sila. Ikaw talaga. Kilala na kita. Aaron, please? Baka pwedeng itabi mo muna yung mga damit mo. Sapatos mo, bag, pati mga office files mo. Dayan, babe. Hmm? Baka pwedeng ikaw na maglagay sa kwarto. Ongoing na kasi yung basketball game eh. Ginoo, please. Total, papasok ka na rin naman sa kwarto natin, di ba? Sabay mo na, please. Please, please. Ay, ayan, start na. Fred! Freddy! Start na laban, oh. Dalhin mo, kumuha ka na tsibog, gagi. Okay, teka lang. Babe, alam mo maganda? Huwag mo nang intindihin yan. Ako na bahala dyan. Magbihis ka na, maligo, or what. Tapos tabihan mo ako dito. Diba, favorite mo tong basketball team na to dati? Kaya sige na, go. Baka sakaling bumalik yung hilig mo sa basketball. Hindi, sige, ako nang bahala. Dadalhin ko na tong mga kalat mo. Nga pala, hindi ako mahilig sa basketball. Ikaw lang nagsabi niya ng dapat kong sundan na team. Ha? Ano yun? Yun! Tagal mo ah. Sorry, sorry. Tagal uminit ng ulam eh. Dayan, kain tayo. Ah, sige lang. Enjoy. Yes, sir. Opo. Sige po, ako pong bahala. Kilala niyo naman ako, sir. Kailan ko kayo binigo, di ba? Yung sa Cebu po? Ah, sige po, sir. Kahit saan pa po yan. I got you, sir. I got you. Sige po, sige po. Opo, opo. Okay, sir. Bye po. Yes, yes, yes. Babe. Nako, hindi ka maniniwala. Yung boss ko ay sasama ako sa out-of-town trip nila ng mga executive. Sa Batangas lang naman, one day lang. Pero babe, sinasabi ko sa'yo, ramdam ko, baka i-promote na ako ng matandang yun. I swear, pag nagkataon, nako, tiba-tiba sweldo ko nun. Baka pwede na tayong lumipat nun. Ano? Ano ha? Di ba masaya yun? Ba't ganyan mukha mo? Parang di ko ma-explica. Narinig mo ba mga sinabi ko? Sabi ko, pwede na tayong lumipat ng bahay pag na-promote ako. Meaning, mawawala na yung mga halos araw-araw na nagre-reklamo sa'yo tungkol sa akin. Huy! Gusto ko yung gagawan mo ng paraan para mawala yung mga nagre-reklamo sa'yo imbis na gawan mo ng paraan yung nare-reklamo sa'yo. Ha? Huh? Aaron, pagod na ako? Sige. Bukas na lang natin pag-usapan. Mali ka na, tulog na tayo. Gusto ko nang makipag-break sa'yo. Ha? Huh? Sabi ko, gusto ko nang makipag-break. Mag-break na tayo! Pagod na ako, ayoko na! Teka, break? Pero... Sure ka? Ha? Kakasabi ko lang na gusto kong makipag-break tapos ang unang tanong mo sa akin kung sure ako? Ni hindi mo man lang ba itatanong kung bakit? Anong dahilan ko? Hindi. Ang ibig kong sabihin... Wait, babe ba? Medyo nagulantang kasi yung utak ko sa sinabi mo eh. Tapos alam mo yung ang saya-saya ko pa, excited pa ako dun sa plano ng boss ko na business trip. Kaya honestly, hindi ko pa ma-process yung gusto mong mangyari. How about itanong mo sa akin bakit ako nakikipag-break? Hindi naman na kailangan eh.
Alam ko naman, yung katulad din ang nirereklamo nila sa akin. Baboy ako, burara, tamad. Pero, ang unfair naman nun kasi. Yun lang yung dahilan kaya gusto mo makipag-break sa akin. Ang labo, di ba? Wow! Yun lang? Yun lang ang tingin mong dahilan ko? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? No, hindi. I mean, wala naman kasi akong ibang maisip na dahilan. Wala ka namang ibang nirereklamo sa akin, di ba? You're a child, Aaron. Napakaisip bata mo. May trabaho ka lang, pero para kang 12-year-old young professional. Ha? Huh? Yes, you're responsible sa trabaho. Magaling ka doon, sige. Pero other than that, you're a child! Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo dito sa bahay. Hindi mo ako kayang alagaan. Hindi mo kayang alagaan ang parents mo. Basically, ako na nagpapatakbo ng buhay mo. Buhay ko at buhay ng magulang mo. At nakakapagod siya, Aaron, ha? Sa umpisa, masaya. Inspiring, empowering, nakakakilig pa nga eh. Pero nung buong relasyon natin, ganun na ang nangyayari. Hindi na nakakatuwa, ha? At isang taon ko nang dinadaing sa'yo yun. Pero obviously, pumapasok lang pala sa kaliwang tenga mo, labas sa kanan. Kaya you know what? Yes! Yes ang sagot sa tanong mo kanina. If I'm sure sa breakup na gusto ko, yes, yes, yes! Yes! Okay. Okay, fine, sige. Huwag kang magalit. Hindi naman natin kailangan mag-away. Chill ka lang. Pwede naman tayo mag-usap nang hindi ka sumisigaw eh. Ako ba, huwag na lang tayo mag-usap? Aalis na ako. O saan ka pupunta? Sa lugar na matatahimik ako. Nasa motel. Well, parang motel pero maayos naman. Basta budget-friendly ganun. Eh sa dinami-dami na pwede mong puntahan, bakit dyan pa? Eh biglaan nga kasi. Alangan naman pumunta pa ako sa isang bonggang hotel para lang magdrama. Ba't di ka umuwi sa inyo? Sa magulang mo? 3 oras na biyahe? Ah, basta Mikey, tulungan mo na lang ako, okay? Oo, gets. Try ko impake lahat na makita ko. Pagtulog na si Aaron, go lang, ituloy mo lang pag-iimpake mo. Tulog mantika yun, kahit ata nasusunog na yung bahay, walang paki yun. Ay, Nuray. Sige, akong bahala. Pero, okay ka lang ba dyan? Sure kang safe ka? Oo, okay lang ako. Isang gabi lang naman or dalawa. Basta pag nakahanap na ako ng friend ko na pwedeng pagsistayan. Ikaw naman kasi, bigla-bigla. Ewan ko ba, Mikey? Kanina kasi, literal na parang sumikip yung dibdib ko at parang hindi ako makahinga nung nakaharap ko si Aaron. Ganyan talaga kapag nag-ipon ka ng sama ng loob, tapos ngayon lang sumabog lahat. O basta, huwag kang mag-alala. I will help you in any way I can. Kung hindi lang tumalapit sa workplace ko at kung di lang ako may mga kahati dito, lumayos na rin ako. Ha? Teka, wait. Oh. Gusto mo, tayo na lang mag-team up. Tayo hati sa renta, ganun. Naisip ko rin yan. Ang tanong eh, meron pa kaya tayong makukuhang apartment palapit sa mga workplace natin? Aba, Google is the key. O sige, sabay tayong maghanap. Balitaan mo ko. Okay. OMG! I'm so excited! O sige na. Umpisahan mo na kunin mga gamit ko. Tawagan na lang kita bukas. Okay! Thank you, Mikey, ha? Anytime, moms. Sige, bye. Okay. Mamaya ka na umiyak, Dayan. Hanap ka muna ng mapupuntahan. Mas masarap umiyak kapag nasa sariling kwarto ka na. Okay.
Popoy at Bea, literal na nagstay ako sa isang maayos naman na motel. That night kasi, I really felt this anxiety to get away from Aaron. Kasi sobrang na ako na fed up sa kanya. Ganito kasi yon. I take care of him and his family. Hindi man financially, bilang may trabaho naman si Aaron. Pero yung act of service, ako halos nagpapatakbo sa family nila. Naglalakad ng pagbabayad ng bills, naglalakad ng mga papeles, like government documents, taxes, at kung ano-ano pa. Ako ang nagbubok ng kailangan, nagsischedule ng grocery, ng doctor's appointment, ng due date, at kung ano-ano. Ako nagsasabi kung kailan ng ganito at ganyan. Para akong naging runner nila. At nawili si Aaron at ang pamilya niya na utos-utusan ako para asikasuhin yung ganito, puntahan yung ganyan. It was so exhausting. I wanted to take care of Aaron and his family, pero hindi sa ganung paraan kung saan ako na ang gumagawa ng mga responsibilidad ni Aaron sa pamilya niya. To the point na I barely have time for myself. Plus, Aaron is just a happy-go-lucky kind of guy. I always adjust to his needs and wants. Nung umpisa, parang I'm the best girlfriend. Hanggang sa parang napipilitan na lang ako. Kaya breakup na lang talaga ang solusyon para makalaya na ako sa kanya at sa pamilya niya. Kaya after the breakup, I thought, finally I can focus on myself. I can take care of myself and my own family better. And with that, I invested more in myself. The way I look, the way I present myself, and then I slowly start building a new me. At kapag inumpisahan mo pala yung pagkakaroon ng positive mindset, Popoy at Bea, you attract positive energy, good people, and a couple of love interests. May mga nanligaw na sa akin, o kaya nagparamdam na gusto nila ako, pero kahit mangilan-ngilan sila, ang pinaka-nangunguna ay si Jonathan. Office mate ko si Jonathan, although nasa ibang department siya. Magkalapit lang ang mga cubicle namin, kaya madali kaming naging close friends. Pero Popoy at Bea, hindi ganun kadali ang naging friendship namin ni Jonathan. My God, sobrang traffic. Buti na lang umabot pa rin ako on time. Morning, Dian. Uy, hi. Pagod yan. Ang traffic sobra. Ayan, andito na ako sa table ko sa wakas. Grabe, yung aga-aga. Sakit na pa ako. Hi, Be. Hi, Marsha. Morning. Tagal mo dumating. Traffic. Sa bagay. Ako nga, 2 hours nilalaan ko sa biyahe. Kabilang syudad lang ako, ha. Diyos me. Anyway, anong balita? Bruha ka ba? Kahapon lang magkatsikahan tayo, tingin mo may bago? Baka ikaw may bagong ichichika sa akin, kaya ka nandito. Actually, tama ka. Eh kasi ganito yon ha? Good morning, ladies! Hi! Hey! Diana, coffee. Oh my God, perfect! Yan ang kanina ko pang kailangan. Thank you. Sabi ko naman kasi sa'yo, susunduin na kita eh. Out of way kasi, di ba? Kung maaga ako aalis, kahit out of way pa yan, mas maaga tayo makakarating dito. Ay, nga pala, lunch on me. Anong lunch on you ka dyan? Na naman? Pwede nga ako naman taya. Ayoko nga. Alam mo ikaw, masyado kang papogi. Hindi ba pwedeng generous? Hindi ba pwedeng kami kasi yung nagchichikahan? sorry. Na-excite lang, na-excite lang. Tsupe na ha, balik ka na sa lungga mo. Sorry. Uy, mamaya ha. Mge. Ay, Diyos me. Hoy, ikaw. O ano? Ano? Ano nang meron ha? Anong meron sa inyong dalawa? Wala nga. We're friends. Leche, friends. Naku, sinasabi ko sa'yo, Dayan ha. Kakagaling mo pa lang sa breakup. 5 months ago? Kahit na. Vulnerable ka pa. Vulnerable. Lapitin ka ng mga masasamang elemento. Prone to panakip butas, to impulsive kinemika, prone to bugso ng mga damdamin, ganyan. Oo ha? Totoo naman, kasi kung hindi, hindi mo papansinin yung si Jonathan. Marsha, huwag kang mag-alala. I'm super okay, nakamove on na ako kay Aaron and I am
happy. Ang problema, ikaw lang happy. At yun ang pinaka-importante. Pero dapat bumalik ka na sa table mo kasi darating na yung boss natin. I'm just saying, Diane, maraming mas better na lalaki sa mundong to kaysa sa ex mo, pero hindi kasama si Jonathan dun. Miss Katie, ito na po yung hard copy ng summary ng meeting kanina with the clients. Nagsend na rin po ako ng soft copy sa email and sa shared folders ng team. Sige. Thank you, Diane. Okay po. Diane? Yes po. Quick question. Po. Kumusta ka? Hmm? Kumusta ka? I mean, kumusta ka sa work? Sa life? Ang random, Miss Katie, ah. Oo nga eh. Pasensya na. I just want to know the welfare of my subordinates. Alam mo na. Okay naman po ako, Miss Cathy. Very happy naman po with my job. Finally moved on from my ex. Basically, okay naman po lahat. Okay. That's good to hear. I've been wanting to ask you this for some time na. How are you with Jonathan? Po? Kasi, I hope you don't mind me asking you about this, ah. But I've been hearing rumors here and there. I'm sure you're aware. Are they true? Alin po, na kami ni Jonathan? Something like that. Naku, Miss Cathy, mahirap po i-explain pero hindi po eh. Friends lang po kami ni Jonathan. As in, pure friends po talaga. Oh, okay. Well, pasensya ka na. I had to ask lang talaga. Kasi ayokong maapektuhan yung projects natin with the Department of Jonathan. Madalas kayo pa naman ang tandem. No need to worry po, Miss Cathy. We keep everything professional. Well, good. Good. Sige, you may go. Okay po. Sige po. Hi, Dan. Uy, Ryan! Yes, ano yon? Itatanong ko lang sana kung alam mo kung nasan si Jonathan. Hmm? Hindi kasi umalis siya sa table niya eh. Eh, hindi niya dala yung phone niya. Eh, may kailangan akong kunin sa PC niya. Eh, hindi ko alam yung password. Ano ko, hindi ko alam eh. Hindi naman siya dumaan dito. Ah. Tanong mo sa kanila. Doon o, banda kina Marcia malapit sa exit. Ah. Ano pa, Ryan? Bakit hindi ka pa umaalis? May itatanong ka pa? Kung di ko mahanap si Ryan, baka lang, alam mo yung password niya sa PC niya. Para makuha ko na yung kailangan ko. Urgent kasi. Ryan, ba't ko naman malalaman yung password ni Jonathan sa PC niya? Hindi. Sorry. Baka sakali lang. Kasi minsan nakitang kumuha ng file sa PC niya. Ah, kasi hindi pa naman nakalock yung PC niya that time. Gets. Sige. Thank you na lang ha. Pagka dumaan si Jonathan, pakisabi na lang kanina ko pa siya hinahanap. Importante ka mo, ha? Ah, okay. Sige. Pag nakita ko. Sige. Thank you. Nge. Ay, Diyos may, ano bang meron sa mga tao dito? Kung ano-ano mga pinag-iisip? Mga mema. Mema tanong, mema chismis, mema kwento sa iba. Pwisit. Uy, bakit ang tagal mo makarating dito? Kung inintay na lang sana kita eh. Aantayin mo ako? Tapos ano? May makakakita na naman sa atin na office mate. Anong susunod?
Panibagong round na naman ng chismis kasi ayaw nilang maniwalang friends lang tayo. Tawa-tawa ka dyan. Eh kasi naman, hello. Sa sobrang intense ng chemistry natin. Yuck! Chemistry? Ano to, love team? Sa sobrang intense nga ng chemistry natin, hindi talaga sila maniniwalang friends lang tayo. Tsaka, in the first place, tama naman sila eh. Hindi naman kasi tayo friends lang. Lika ka dito. Ay, ayan ah. Tagal mo. Namiss kitang impact ka. Hayok yan? Hayok ka dyan. Hindi ah. Lika na. Umpisa na natin to. Teka lang, ang daya mo eh. Ikaw naligo na eh. Ako kakadating ko pa lang. Pa-shower muna. Sige, Lika. Paliguan kita. Huwag na ako na. Mag-antay ka dyan. Okay, sige. Pero buksan mo lang yung pinto, ah. Manyak mo? Basta sa'yo. Oo naman. Giantayin mo ako, teka. Dalian mo. At bakit, ha? Eh, basta. Ay. Pinapauwi ka ba agad sa inyo? Hmm? Hinahanap ka na ba niya? Hinahanap ka na ba ng asawa mo? Ewan. Ang dami niyang demands nitong mga nakaraan eh. Demands na hindi ko naman kailangan gawin pero napipilitan akong gawin alang-alang sa magulang niya. Ay, anyway, alam mo, huwag nating pag-usapan yan. Akala ko ba may rule tayo? Diba kapag tayo lang dalawang nandito sa bahay na to, wala tayong ibang babanggiting tao? Hindi ang ex mo, lalong hindi ang asawa ko. Yes, Popoy at Bea, I'm in a complicated relationship with Jonathan. O diba, hindi na ako natuto sa complicated relationship with my ex Aaron. Ito na naman ang panibago. Jonathan's married, pero for the wrong reasons. Napikot. Yung girlfriend kasi niya, now wife, eh nagloko, nabuntis, ang sabi si Jonathan daw ang ama. Pero ang totoo, hindi sigurado ni Jonathan. Higit isang taon na yung bata, Jonathan loves the kid, pero may part sa kanya ang nagda-doubt pa rin kung siya ba talaga ang ama. Kamukha kasi ng nanay yung bata, kaya hindi niya ma-pinpoint sa itsura. Jonathan can't demand paternity test naman kasi hindi niya alam paano magre-react ang pamilya ng babae. Panigurado kasi mag-aaway ang pamilya ni Jonathan at pamilya ni Lorraine, Jonathan's wife. But he was so hurt, Popoy at Bea. At nagkataon naman na I was also hurting from my breakup with Aaron during that time. Hanggang sa we found each other, we found comfort with each other. Ang problema, kilala ng buong office ang asawa ni Jonathan. Kasi doon din nagtrabaho dati si Lorraine. Nag-resign lang after the marriage crisis nila ni Jonathan. Ang ibig sabihin nun, may mga kaibigan na si Lorraine sa office. Kaibigan slash espia. Pero Jonathan promised me, nahihiwalayan niya ang asawa niya. Kasi he's not happy. Hindi pa niya napapatawad ang asawa niya sa ginawa nitong panloloko. And believe it or not, Popoy at Bea, after a year of being together, naghiwalay nga sila. Hindi pa legally pero nakalipat na ng ibang bahay si Jonathan. And finally, hindi na namin kailangang magtago sa mga tao. Kasi hiwalay na sila ng asawa niya. Hindi na ako technically number two. Nagdasal ka ba? Ay, Mikey, pagdasal mo ko. Hmm? Bakit? Anong meron? Okay ka lang? May sakit ka ba? Wala, ano ka ba? I mean, ipagdasal mo ko kasi ngayong araw na to, sabay kami papasok ni Jonathan. Really? Ano naman? Baliw ka ba? Meaning, hindi na namin itatago ang isa't isa starting today.
Parang first public appearance yung as a couple, ganun. Well, parang ganun. Ah, ang saya. Kaya naman pala apakaganda mo for today. May paganyan ka pala. Pero honestly, ang sakit-sakit na nga ng tiyan ko sa kaba. Parang the last time na kinabahan ako ng ganito was nung thesis defense ko pa. Parang ayoko na nga ituloy eh. Pero gusto na ni Jonathan. Para alam mo yun, hindi na kami mailang or mahirapan. Tsaka para tumigil na yung mga tao kakadada. Well, agree ako dun sa para hindi na kayo mailang. Pero yung para tumigil ang mga tao kakadada, I highly doubt that. Ba't naman? May bago lang silang topic. Pero hindi sila titigil pagtsikahan kayong dalawa. Ibahala sila. Problema na nila yon. Basta kami ni Jonathan, wala kaming ginagawang masama. I mean, yes, we had a not so good start, pero tignan mo naman, tinama naman ni Jonathan lahat. Hiwalay na sila ng asawa niya. So, we are clear. Pero, bukod sa first public appearance emin nyo as a couple, today nyo rin mapapatunayan sa mga tao na, yes, tama sila. Tama sila ng hinala sa inyong dalawa. Ah, basta, wala na akong magagawa sa part na yun. Life is short para pakinggan ko pa yung mga negative chuchu nila. Negative, pero totoo. Teka nga, akala ko ba supportive friend kita? This is me being supportive, bruha. Anyway, go, lumabas ka na. Parang narinig ko na yung kotse ni Jonathan sa labas. Paano ko nalaman? Aba, siya lang naman ang bukod tanging pumaparada sa tapat natin maingay yung bayo ng makina ng kotse. Kaya, Gora, push, labas na. Good luck sa ganap ninyo. Balitaan mo ako kapag may nanapak sa'yo, ah. Grabe ka naman. Tinatakot mo naman ako. Ay, nakakatakot talaga ang katotohanan sometimes. Okay ka lang? Hmm? Ready ka na ba? Yeah. Ready na. Ikaw? Oo naman. Matagal na. Okay, okay. Oh, hold my hand. Kailangan ba? Eh, talaga naman palagi tayo nag-holding hands, ha? Pero hindi dito sa office. Dati yun. At saka, pagpasok lang naman. Hanggang dyan lang sa reception. Hindi naman buong araw, eh. Hindi ka na. Para isang galawan na lang at gitsa nilang lahat kagad. Fine. Tara. Okay. Good morning, Diane. My God, kanina pa kita... kanina pa kita... inaantay. Jonathan. Sabay kayo pumasok? yes, Marcia? Ano ulit yun? Anong ano? Yung sinasabi mo? Ah, yes. Teka, anong alat yung sinasabi ko? Tara, girls. Doon na kayo sa cubicle nyo. Hatid ko na kayo. Ah, tama. Tara, lakad na tayo. Habang iniisip ko yung sasabihin ko, nakalimutan ko yun. Gulat kasi ako sa inyo. Tara. Sure ka? Oo nga, kitang-kita. Magka-holding hands pa pumasok. So sila na? Hindi. Sila talaga from the start. So totoong jismis? Totoong-totoo. Mga agaw talaga ng asawa. My God. Di ko kalain. Kala ko mabait. Nasa loob pala yung kulo. Todo din na yun nung una, no? Friends-friends ko, no? Sabi ganyan? Iba na talaga sa panahon ngayon, no? True. Di bale. Digital naman ang karma. Antayin na lang nila. Nakakaawa lang si Miss Lorraine. At yung anak nila. Lalo na yung anak nila. My God, di na naawa. Excuse me,
Yes, oo, excuse. Sorry ha. Nakaka-distract kasi yung boses nyo. Feeling ko may mga parang gumagapang na ipis, ganun. Uy, Marcia, grabe ah. Doon kayo sa pantry, pwede. Oo, kanina pa ako nangangati sa boses nyo eh. Tara na nga. Oo, tara. Kapit tayo. Buisit ng mga to. Kala mo, laki ng ambag sa kumpanya. Easy ka lang. Hindi kasi totoo naman, para mga tanga, halata namang pinapahalata nila sa yung pinag-uusapan kanila. Palibasa mga trainees ni Lorraine yung dati. Okay lang, wala naman silang mga alam. Kung wala silang ambag sa kumpanya, mas wala silang ambag sa buhay ko. Kaya okay lang. Ay, ingat ka lang, Dayan, ha? Hmm? Eh, syempre, majority ng mga nasa office kampi kay Lorraine. Siya yung mas matagal nilang nakatrabaho eh. Plus, legal wife pa. So, asahan mo na. Not everyone will understand anong meron sa inyo ni Jonathan. Alam ko naman yun. Basta wag lang nilang pakikialaman yung trabaho ko, then I'm good. Mapapalagpas ko ang mga chismisan. Hanggang dun lang naman sila eh. Si Miss Cathy tumatawag. Hello, ma'am? Diane, can you come to my office, please? Sige-sige po. Punta lang ako kay Miss Cathy, ha? Ah, sige lang. Miss Cathy? Come in. Yes, ma'am. Bakit po? Can you close the door, please? Ah, sige po. Have a seat. Thank you po. Okay. Diane? Po? Well, this morning, meron ako narinig na kwento. Na finally, you and Jonathan are officially together. Tama? Yes po. Okay. Well, I wish I could say I'm happy for the both of you, but unfortunately, I'm in a position that I cannot do such thing. Aware ka naman siguro na Lorraine, Jonathan's legal wife, was and is my friend. A close one. Yes po. And I would like to believe na marami dito ang close kay Lorraine. Yes, ma'am. Now, ayokong makialam sa personal life mo or anybody dito sa office. I mean, ayokong manghimasok masyado, lalo na kung hindi necessary. I respect your personal decisions related to your own life. Nagkakaintindihan naman tayo sa part na yon, di ba? You get what I mean? Yes, ma'am. But may I just request one thing, Diane? Ano po yun? I hope, I respect if you won't grant my request. Pero I hope you would retain the discretion about your relationship with Jonathan. Ayoko sanang papasok kayo being the usual couple that you are outside the office area. Di diretsuhin na kita. No PDA sana. Ma'am, wala naman po kaming ginawang... I know. What I mean is, don't be too chummy-chummy pa inside the office. For two reasons. Una, para sa mga friends ni Lorraine dito. Para hindi sila ma-offend for their dear friend. And pangalawa, para sa'yo na rin. Para matigil na ang chismis at kung ano-ano pa. You understand? Yes, ma'am. I understand po. And I promise... I will make sure na we will keep everything private and professional. Good. Thank you, Diane. Thank you for understanding, and thank you for your time. If everything is clear na, you can go back to your table na. Okay po. Thank you po. Sure. Thank you din.
Hmm? Pasok, Mikey. Hey! Uy! My God, kala ko si Mikey. Ba't di ka nagsabi na pupunta ka pala dito? Wala lang. Surprise lang. Kumain ka na ba? Yeah, tapos na. Uli ka, tabi ka sa akin. So, how was your day? Hmm? Kumusta ang araw mo, kako? Sakto lang. Sakto lang? Yeah. Wala namang ganap. How are you? Hmm? Ikaw, kumusta nararamdaman mo? Honestly? Siyempre naman. I feel bad. I don't feel good. I'm not okay. Why? Tell me. Ang mean nila sa akin. Buong araw, wala akong nakita kundi masasamang tingin. Wala akong narinig kundi puro parinig. I mean, nasa office ako pero para akong nasa loob ng isang high school classroom. Parang ganun yung mga ugali nila. I swear, babe, the day was supposed to be our sort of freedom day, di ba? Pero it was so bad. Hindi ko ina-expect na ganyan yung magiging reaction nila. Ang petty nila, sobra. Si Marsha lang yung matino. At si Kuya Guard sa reception. Yun lang. The rest? They hated me. And they made sure na alam kong they hate me. I'm sorry. I'm really sorry. Kasalanan ko kung bakit kinapunta sa ganyang sitwasyon. I'm sorry. Pero always remember, tayo ang mas importante. Kung anong meron tayo. Yung present natin at lalong-lalo na yung future. Basta huwag kang sumuko. Lilipas din to. Matatanggap din nila tayo. Wala silang choice kundi tanggapin tayo. Kasi sa ayaw nila o sa gusto, hinding-hindi kita pakakawalan. Kapit Bea, you have no idea gano'ng kaisip bata ang ilang mga matatanda na. Gaya na lang sa office namin. Ang daming hindi natuwa dahil all out na kami ni Jonathan. Kaya andyan yung parinigan, cold treatment, ang petty actions, gaya ng kunwari hindi sinasadyang mabangga ako. I swear para akong nabalik sa high school. Jonathan and I were the embodiment of you and me against the world. So many people in the office hated us. Kasi naman, people have a tendency to be righteous lalo na kapag alam nilang makasalanan yung katabi nila. Pero take note, I did not steal Jonathan, Popoy at Bea. On the rocks na sila ni Lorraine nung pumasok ako sa picture. On the rocks in a way na magkahiwalay na sila ng tulugan. Pero there's no way for us to let other people know and understand that. Alam nga namang i-broadcast namin yung start to finish ng story namin ni Jonathan. Kaya tiniis ko na lang. Ang sabi kasi ni Jonathan, lilipas din ang galit nila. Mag-a-adjust din sila. Kung si Lorraine nga daw eh no reaction lang sa aming dalawa, sila pa kayang mga galit-galitan lang. Our love was not wrong, Popoy at Bea. It was just a little bit wrong timing. Pero love is love. And when you're in love, yes, you can commit a mistake, pero love din na magtuturo sa'yo to correct it. Gaya ng ginawa namin ni Jonathan. At kung tatanungin niyo ako, Popoy at Bea, what kept me going, sa totoo lang hindi ko rin mapaliwanag ng maayos. Ang sigurado ko lang was, Jonathan made me feel so loved. So loved that I forgot all the pain my ex caused me. At mga pagkakataon talaga, Popoy at Bea, na isang dahilan lang, sapat na. Sapat na para mahalin mo ang isang tao ng sobra-sobra. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Best mistake. Popoy at Bea, for the next couple of months, we did nothing but endure judgment of people. Minalas lang siguro ako na toxic environment yung napuntahan ko. A place na thriving ang chismis at pangusga, ang
pansiraan at backstabbing. Isama mo pa yung dagdag pressure na bawal kang magkamali sa work mo or else dobleng daldal ang aabutin mo. Sa isang office romance, kailangan talaga matigas ang mukha mo. Kailangan you look proud kahit deep inside, you're dying of hurt and pain from people you barely even know. I was just thankful that time, Popoy at Bea, na hindi ako mag-isa. Jonathan was always there to be with me. At hindi rin naman naging madali ang lahat sa kanya. Kasi hindi lang mga tao sa office ang kailangan niyang intindihin. Siyempre, kailangan niya ring harapin ang galit ng sarili niyang pamilya. Pati ang pamilya ng babaeng hiniwalayan niya. My gosh, lunchtime na pala. Uy, Dayan, tara na. Kain na tayo. Unahan na natin sila sa cafeteria sa baba. Aga pa. 11:45. Ay, oo nga, no. Pero sorry, Marcia, ha. Nag-iya kasi si Jonathan mag-lunch. Ah, okay. Sige, go. Coffee na lang mamaya. Sige. Ako na magdadala. Ah, lalabas kayo. Parang, ang alam ko. Oh, kiss. Have fun. Una na ako, ha. Nahilo na ako. Thanks. Ikaw rin. Enjoy your lunch. Okay. Anong oras kaya kami kakain? Tawagan ko nga. Hello? Babe, anong oras tayo kakain? Meet me sa kotse in 10 minutes. Baba ka in 10 minutes. In 10 minutes? Okay. Got it. See you. Love you. Love you. Bye. 10 minutes. Set ko nga alarm ko. Baka makalimot na naman ako kakatype sa PC. Ay, andyan na pala sa kotse si Jonathan. Late na naman ako. Hi, sorry I'm late. No problem, sa akin na. San tayo? Ikaw, may cravings ka ba? Wala naman. Gusto mo drive-thru or take-out na lang tayo? Tapos dito tayo sa kotse kumain. Parang mabibitin tayo sa oras eh. Sure. Bakit mo nga pala naisipan kumain sa labas? Hmm? Parang ang tagal na since ulit tayong lumabas ng nakakotse for lunch. Hindi, meron din kasi tayong pag-usapan sana and I want us to talk in private. Mm-hmm. Ano yun? Taga, tabi muna tayo. What's up? Babe? May tanong ako. Oh. Alam mo namang mahal kita, di ba? Oo naman. Yun na yung tanong mo? No, hindi pa. Anong meron, babe? Babe, mahal kita. Mahal na mahal kita. I know. Pero naisip mo ba kung paano pag hindi tayo? Anong ibig mong sabihin? Kung paano kung hindi natin tinuloy lahat ng to? Babe, pwedeng diretsuhin mo na ako. Ano pang nangyayari? What's wrong? Malapit na kasi ako mabaliw, baby. Bakit? Saan? Kabila ang pressure kasi yung natatanggap ko. I mean, hindi ko lang sinasabi sa'yo. Hindi ko lang pinapahalata, pero pikat na ako eh. Mula kanino? Una, sa family ni Lorraine. Araw-araw na lang. Isa o dalawa sa kanila tumatawag sa akin, telling me to get back with her. Tapos yung parents ko, walang araw na hindi ako binubungangaan. At alam mo nakakatawa, nagsama pa silang dalawa. Lahat sila pinagtutulungan ako. Tapos nakakatawa, gumagawa pa sila ng kung ano-ano katarantaduhan just to make me come back. Paano katarantaduhan? Ito, tip of the iceberg lang ha. Halimbawa,
Yung mga personal documents ko na naiwan ko kay na mama, ayaw ibigay. Yung papel ng kotse ko na nakina Lorraine, tinatago. Tapos they've been talking to my friends. Pinipiyan nila isa-isa yung mga barkada ko. Asking kung anong pinagagagawa ko. Asking about you. About us! At ito pa, yung plano ko sana ng business kasama yung pinsan ko, wala na. Nag-back out na si Joshua. Dahil pinipressure din ng magulang ko. Naglabas na ako ng pera para dun eh. But wait. There's more. Balak pa akong kasuhan ng kung ano-anong gawa-gawang kaso. Di ba? Parang gago. Hoy, relax lang. Relax ka lang. Hoy, ikaw na nga nagsabi, di ba? Hindi naman importante kung anong sasabihin nila. Ang importante tayong dalawa. I have no one else, Diane. Wala na. Tinakwil na ako ng buong pamilya ko. You have no one else? Alam mo kung anong ibig ko sabihin, Diane. Eh, anong tawag mo sa akin? Oo, nagigits kita. Galit sa'yo family mo, galit sa atin yung mga nasa office. Pero what's your point? Anong point mo at sinasabi mo sa akin to ngayon? Let me guess. Nagdadalawang isip ka na tungkol sa atin? Pagod ka na? Hindi mo na kayang panindigan? Suko ka na? Ano, break na tayo? No, hindi sa ganun. Then what? Naglalabas ka lang ba ng sama ng loob? Yun lang ba yung ginagawa mo ngayon? Hindi ko alam, Diane. Hindi mo alam? Biglang hindi mo na alam? Siguro ang point ko is... Is? Ano? Anong point mo? Tingin ko kailangan natin mag-isip ulit. Pag-isipan natin lahat ng to. Kung anong gagawin natin, how we can go through this, together or not. Together or not? What the hell, Jonathan? Diane, listen. Hindi ko sinasabi magbe-break tayo. I'm just saying na let's open our minds and our options. Options? So may options bigla? Diane, please. Hindi itong oras para mag-overreact ka. I'm just trying to talk to you. I'm just looking for an assurance mula sa'yo na you're in this with me. Nagigits mo ba? Ano, Jonathan? Ang sabihin mo, naghahanap ka ng assurance sa sarili mo lang. Kung tama ba itong pinagagawa mo? Kasi ako, I already sacrificed myself for you. Hindi ako ang kailangan mong questionin. Sarili mo, Jonathan. Sarili mo ang tanungin mo. Kasi ako, I'm 100% sure about you. Eh ikaw, asan ka? Are you with me, Jonathan? Are you with me? Cause you're the best mistake that I have ever made. I take all the pain. If it means having you, there's nothing I want more than to be wrapped in your arms. You're everything I want, but I guess that's not enough. Marsha, asan ka na? Pakidalian, please. Oo, oh, ito na, tumatakbo na. I take all the pain if it means
Papoy at Peya, I really felt betrayed. Yung daig ko pa yung nanakawan ng 1 milyong pera. I felt betrayed, ashamed, embarrassed, at higit sa lahat, stupid. I felt so, so stupid. Kasi sinakripisyo ko yung peace of mind, yung imahe at danggal ko para sa pagmamahal ko kay Jonathan. Tapos biglang sa dulo ay iwan lang niya ako sa ere. I mean, how can you question our relationship? Ngayong pwede na kaming, o legal na kaming ipakita sa iba ang relasyon namin. Bakit ngayon pa, eh okay naman na. And then I remember, oo nga pala, mas malaki ang sakripisyo niya. Kasi siya, legally bound pa rin into marriage. Siya, may anak, kahit questionable. At 2 pamilya ang binangga niya para sa akin. Jonathan has more to lose kumpara sa akin. And given all the factors, we both decided to end things between us. Sobrang pressure na siguro yung nalalagay sa balikat ni Jonathan para sumuko siya ng ganun. Samantalang ako naman, I still continue living a life kung saan may malaking X na sa marka o X na marka na ako sa noo ko. Parang nangingilag ang mga tao sa akin. Nagkaroon na ako ng reputasyon na malandi, maharot, pakama, maninira ng pamilya, at wala akong nagawa kundi manahimik na lang. Manahimik at umasa na makakalimutan din ng mga tao sa paligid ko yung pagkakamaling ginawa ko. Anong pagkakamali? Definitely hindi yung nakipagrelasyon ako sa legal pangkasal, kundi dahil naniwala ako sa pangako ng isang lalaking matapang sa una, duwag din pala bandang huli. Mamshi, wala ka pa rin bang bala kumain? Bangon na. Lika na. Oh, nagluto ako ng sopa, so huwag ka, masarap yan. I'm okay, Mikey. Hindi ako nagugutom. Pero 2 araw ka ng puro tubig lang. Tsaka ano to, chichirya. Tsaka daya naman. Yung mga mata mo, hindi na nawala yung maga. Tapos nangangalumata ka na. Mamsh, sinasabi ko sa'yo, ilang tumbling ka na lang sa hukay. Mikey, huwag kang OA. Sige na, kumain ka na doon. Hayaan mo na ako. Di ako mamamatay, huwag kang mag-alala. Pero baka mabuang ka, ha? Masama sa utak yung walang tulog, walang kain. Mikey, please? Ay, may tao. Oh, iwan ko na lang dito sa side table mo yung sopas, ha? Tawagin mo ko pag may kailangan ka. Tingnan ko muna kung sino yun. Si Miss Cathy tumatawag. Bahala kayo dyan. Dayan? Yung pudra kels mo andito. Hmm? Si Papa? Dayan. Pa? Pa, ba't napadalaw kayo? Si Mama? Wala. Ako lang ang lumuwas. Bakit po ba? May nangyari po ba sa atin? Ay! Dito! Nagpunta ako rito para sunduin ka. Kasi may nakarating sa akin na nanira ka ng 1 pamilya. Pa, hindi po! Sino nagsabi sa inyo? Alam mo, Dayan, pinayagan kitang manirahan dito sa Maynila kasi sabi mo dito ka uunlad. Dito gaganda ang kinabukasan mo. Tapos, ganito ang malalaman ko? Lumalandi ka sa may asawa? Ganun bang pagpapalaki namin sa'yo? Ang maging ahas ka? Ha? Sagot! Yung nanay mo, masama ang loob. Muntik pang atakihin dahil sa kalokohan mo. Pa,
pa magpapaliwanag ako. Pero ano bang sinabi sa'yo at sino nagsabi sa'yo? Nag-message sa nanay mo. Yung asawa mismo ng lalaking nilandi mo. Nagigigil ako sa'yo. Huwag ka muna kasing maniwala sa mga sinasabi nila. Dapat kinausap niyo ako. Nagtanong man lang sana kayo. Ako ang pakinggan mo bago yung kung sino-sino. At bakit? Mali ba ako nang nalaman? Hindi ba totoo yung binalita sa akin? Hindi ganun kadali pa. Oh, magsabi ka na. Nakipagrelasyon ka ba sa may asawa? Sagot! At huwag mo akong pagsisinungalingan, Diana. O ano? Sagot! Oo, kasal siya, pero... Ay, Tito! Alam mo, wag. Ikaw! No. Please, please, Tito. Maawa naman po kayo kay Dayan, oh. Tignan nyo nga po yung itsura. Pakinggan nyo po muna si Dayan, Tito. Maawa naman po kayo. Bibigyan kita ng isang oras. Mag-impake ka na ng mga gusto mong i-impake. Pero pagkatapos ng isang oras, tapos ka man o hindi, kakalad ka rin kita palabas ng bahay at iuuwi kita sa nanay mo. Sa kanya ka magpaliwanag. Napakatanga mo, anak. Napakatanga mo! Alam ko po, Ma. Sorry po. Sorry po, Mama. Sorry po. Ang ganda-ganda mo naman. Hindi ka naman putyong-putyong babae. May pinag-aralan ka. Galing ka sa maayos na pamilya. Oo, hindi tayo sobrang yaman. Pero masipag at matyaga tayo mga tao. May prinsipyo tayo, anak. May prinsipyo tayo. Pero anong ginawa mo? Akala ko po okay na eh. Kasi hindi naman na sila maayos ng asawa niya. O sige, sabihin natin tama ka. Iwalay ko nung sila. Pero anak, masyado pang maaga. Kaya hindi na sila okay ng asawa niya. Kaya hindi na sila magkatabing matulog. Ang problema, anak, kasal yung tao. Sa mata ng batas at sa Diyos, kasal pa rin sila. Dapat, sa umpisa pa lang, hindi mo na pinansin yung lalaking yan eh. Pero Ma... Hindi mo pwedeng solusyonan ang problema niya sa asawa niya. Eh ano ngayon kung malungkot siya? Miserable siya. Pero buhay niya yun. Siya ang mag-aayos nun at hindi ikaw. Bakit ikaw ang gagamitin niya para makatakas sa mga problema niya, ha? At ikaw naman, pusa kang nagpagamit. Mahal ko siya, Ma. Andun na ako, anak. Nauunawaan ko yung mga sinabi mo. Kaya ako naman ang unawain mo. Dapat hindi mo siya minahal. Dapat hindi mo hinayaan ang sarili mong mahulog sa isang lalaking kasal pa. Kung nag-isip-isip ka muna at hindi ka nagpadala sa lahat ng mga mabubuting nakita mo sa kanya, eh di sana wala ka sa ganyang sitwasyon. Anak. Anak, hindi yan ang pinangarap kong buhay pag-ibig para sa'yo. Hindi ganyan ang nararapat para sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Buhay ka, pero mukha kang patay. Dahil lang sa isang lalaki? Sa lalaking iniwan ka sa ere? Sana kung pinanindigan ka. Eh, hindi eh. O paano na? Siya may babalik ang pamilya. Eh, ikaw? Naiwan kang mag-isa? Popoy at Bea, sabi ko kanina, I felt ashamed and embarrassed. Pero ibang level pala ng kahihiyan ang mararamdaman mo kapag kaharap mo na yung magulang mo. Lumaki kasi ako sa isang stricto, makadiyos, pero sobrang mapagmahal na pamilya. Sobrang bait ng magulang ko. Wala silang ibang hiniling sa akin kundi ang ayusin ang pag-aaral ko at humanap ako ng trabahong bubuhay sa sarili ko.
My parents were so kind, Papayat Bea, and that's the last thing I want to do, to disappoint them. At nung umuwi ako sa amin at humarap sa magulang ko, doon na nag-sink in talaga sa akin lahat ng kahihiyan sa katawan ko. I saw the pain in my parents' eyes. Kung alam nyo lang, habang pinapangaralan ako ng magulang ko, dasal ako ng dasal sa Diyos na sana mag-turn back yung time. Para I could have done things differently. Kasi marami akong realizations, Popoy at Bea, lalo na nung humarap na ako sa mga magulang ko. Una, tama nga naman si Mama. Hindi ko problema kung niloko ni Lorraine si Jonathan. Problema na lang mag-asawa yon. I can't be the one to save Jonathan from his miserable marriage. Pangalawa, I realized na you can't make someone happy if they can't make themselves happy. At pangatlo, stop finding solution for other people's problems. Huwag mo hayaang gamitin kanila bilang scapegoat. Don't be a willing victim. At pagkatapos nga ng bonggang pangaran mula sa magulang ko, Popoy at Bea, I was able to think clearly. Nakaisip na ako ng paraan paano ako babalik sa dati. Marcia. My God, ang laki ng pinayat mo. Isang linggo mahigit ka lang nawala, pero... Bawas na ba mga tao sa office? Oo, karamihan bumaba na para mag-lunch. Wala sa dyan. Kaya nga ngayon kita pinapunta, diba? Kasi may schedule sila ng ocular somewhere out there. Ganun ba? Si Miss Cathy... Diyan sa office, nasabihan ko na, inaantay ka na niya. Okay, sige tara. Puntahan na natin siya. Look at you. Alam ko po, Miss Cathy. Mukha akong zombie. At para saan? Para kanino? Para sa isang lalaking walang isang salita? Sa isang duwag? My God. I'm going to be honest sa'yo, Diane. I hope you don't mind. Kahit man lang for the last time. Kasi I don't know kailan tayo magkikita ulit after nito. Miss Cathy, sa sitwasyon na meron ako ngayon, I need honestly more than anything else. Alam mo, nung una, I was really disappointed in you. Kasi I did not expect someone like you to be involved with a married man. Yes, it's true. May ginawang kalokohan si Lorraine dati, but there was no sex involved. Oo, may ine-entertain siya, pero hindi siya sumiping dun sa lalaki. And I believed her. Kasi she will never lie to me. Alam ko lahat ng baho ni Lorraine kasi siya mismo magsasabi sa akin ng mga kalokohan niya. And I'm telling you this para hindi ka na mabother dun sa main reason kung bakit naghanap si Jonathan ng iba in the first place. Jonathan is the father of Lorraine's child. Oh, okay po. Kaya ganun na lang ipaglaban ni Lorraine ang marriage niya. Sa iba't ibang paraan, kahit pailalim na. Naiintindihan ko po yun, Miss Cathy. Pero sa kabilang banda, I've learned to respect the love na namamagitan sa inyo ni Jonathan. Alam ko namang mahal ka talaga nung lalaking yun. Kaya nga, believe it or not, pinayuhan ko na si Lorraine at tigilan na si Jonathan. Umabot ako sa point na kampi na ako sa inyong dalawa kasi yung dalawang yon
Jonathan and Lorraine, magbalikan man sila, it's going to be different. Wala na yung dating pagsasama nila. Sooner or later, mauuwi din sa hiwalayan. Kaya again, I was rooting for you na. But unfortunately, umurong ang buntot ni Jonathan. Anyway, eto huli na. I'm glad you decided to resign. Po? Kasi as much as I love you and your work ethic, I think this place is too toxic na para sa'yo. It's not good for your mental health. Kaya habang may wisyo ka pa, get out of this place. Go away from us. You deserve peace after everything. Miss Cathy. Hey, don't cry. I'm sorry po. I am so sorry for disappointing you. Kayo pa naman nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko sa trabaho. Kayo ang mentor ko and I disappointed you. I'm sorry po. I'm sorry po talaga. Diane, hindi ako kasama sa mga taong dapat mong intindihin, okay? Dahil work-related lang naman ang ambag ko sa buhay mo. I did not raise you. I wasn't there during your darkest days. Kaya you don't owe me any apology. But I appreciate you saying sorry. Sana po. Sana pwede pa rin po tayong maging friends kahit wala na ako dito. But of course, Diane. As a matter of fact, hindi kita hayaang umalis na lang. Here, take these business cards. Pati itong profiles na to. Ano po to, Miss Cathy? Mga friends and connections ko yan from different place. Let me know if ready ka na to go back to work. I can help you find a new workplace. Kasi Diane, more than my subordinate, parang na rin kitang kapatid. Yes, you may have committed mistakes, but who am I to judge you? Hindi rin naman ako santa. Kaya the best thing we can do right now is support each other. Kaya, go. Umuwi ka muna sa inyo sa Batangas. Magpahinga ka. Build yourself again. And then let me know if ready ka nang harapin ang mundo ulit. Kuya, oh, ito 700. Yung iyon na lahat yan. Keep the change. Ay, thank you po. Thank you po. Momshi! Ito na ang chibog, ang noma. Lika na. My God! Finally, makikita na kitang lumafang ulit. O sige na, tara na. Umpisahan na natin yan. Ang bango. Dami mong in order, ha? Ano to? Sisig, fried rice, liempo, tsaka kalamares. Para makarami ka rin. Sarap ng kalamares, be. Ay, oo naman. Favorite ko talaga yan. Oh, ba't natahimik ka? Sino tumatawag? Tingin niya. Ay, huwag mo sagutin yan. Wag, paano kung... Naku! Alam mo, Mams, kaya nga nagkakagulo ang mundo minsan eh. Sa mga paano kung na mga ganyan. Ang sasabihin ko lang naman is paano kung emergency. Kung emergency, meron siyang pamilya na pwedeng kontakin. Ano yarn? Ginawa kang tagaligtas of all season? Baka may sasabihing importante. Kung meron man, he lost his chance.
Baka dapat iparamdam mo naman sa kanya na hindi sa lahat ng oras available ka. Wala na kayo, Dayan. Wala na kayong dapat pag-usapan. Pero sige, ikaw bahala. Nasa sayo kung papahuli ka ulit sa bitag niya. You know what? Cancel. Teka. Lock number. Ay? Oh. Sa totoo lang, curious ako kung anong gusto niyang sabihin. Pero sabi nga nila, nakamamatay minsan ang curiosity. Kaya you know what? Damn him. Iiyakan ko siya today, tomorrow hanggang sa susunod na linggo. Pero never na ako makikipag-usap sa kanya. Tama ka. He had his chance. Now I'm going to take mine. Chance ko na to para makamove on. Chance ko na to para ma-redeem yung sarili ko. Popoyet Bea, finally nag-resign na ako sa trabaho kasi na-realize ko na sobrang toxic ng workplace na yon. Full of hypocrites, backstabbers, at mga filingerang righteous people. At sa totoo lang, dapat nga umpisa pa lang nag-resign na ako. Pero gusto ko kasing lumaban at panindigan kami ni Jonathan ng buong tapang. Ayokong mag-resign noon kasi feeling ko pag umalis ako, parang tinanggap ko na ang pagkatalo ko. That's how I was thinking before. Pero ngayon, natanggap ko na the best way to fight in a fight is to not fight at all. Nagets niyo ba? In other words, kapag iniwan mo yung mga nang-aaway sa'yo, panalo ka na. You are one step ahead. Kasi pinakawalan mo na yung sarili mo mula sa mga negatibong galamay nila. Right now, I am with my parents again, resting, healing, trying to put myself back again. Tuluyan ko ng tinanggal sa buhay ko si Jonathan. I have no time for a coward like him. Sa ngayon, ang focus ko is how to regain my self-confidence again. At ikit sa lahat, I'm still trying to forgive myself from all the bad decisions I made. Pero sa lahat-lahat ng mga nangyari, Popoy at Bea, si Jonathan na yung masasabi kong best mistake ko. Hindi man niya ako pinanindigan in the end, nakinabang naman ako sa kanya for 2 years. Nakinabang in a way na we really love each other. No question about that. It just so happened na magkaiba yung mahal ka lang dun sa kaya kang ipaglaban. Isa yon sa pinakamahalagang lesson na natutunan ko. Huwag kang humanap ng taong mahal ka lang. Hanapin mo yung mahal ka na, pipiliin at paninindigan ka pa. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa mga kamorkada at sa inyo sa oras na binigay niyo para sa akin. God bless sa MOR family. Lubos na gumagalang. Dayan. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. # Dear MOR, best mistake. O diba nga, narinig pa nating umubo si Popoy, nakakanta. Sorry. Buti, buti. Buti, hindi ka pa umano. Suminga, oh. Nakakaloka. O, hindi naman ako ganun. Kilala mo naman ako. Demure tayo pagdating sa mga ganyan. Ay, nako, pasensya na po, no? Excuse me. Ayan, 2:44. Yan na po ang ating tamang oras. 16 minutes na lamang. Aba, eh, okay, alas 3 na nga po. Oo, halika na. Bilis na natin ang mga kudaan. Popoy, nakakaloka. Oh, kaya naman pala, # Dear M... Ano no? Ang dami mong hanash. Ang daming hanash ni Bea kanina pa. Ayan, okay. Dito sa story ni Dayan, well, thank you, Dayan, for bravely sending us your story. Diba? Hindi naman kasi lahat, Bea, ay kayang magkwento ng ganitong klase. Talaga namang anong tawag mo rito, parang whirlwind, 'di ba? Parang na tsunami, binagyo, dinilubyo ang kanyang relationship. Hindi lahat,
Okay? Hindi naman po lahat kasi ng nagiging masaya sa relationship ay dumadaan sa mga ganyan. Diba? Pero we have to recognize silang mga matatapang. Diba? Na sabihin na natin, alam nilang mali eh. Huwag na nating sisihin. Eh, kaya nga nandito rin yung mga sabi ni Dayan. Diba? Meron mga righteous people. Diba? Sa paligid-ligid na talaga namang lalo nagiging righteous kapag ka alam nilang may mali. May malinaw na mali yung katabi nila, pero what they fail to see, 'di ba, is the courage, 'di ba, na ipaglaban yung ganitong klase ng complicated relationship. Hindi ko niroromanticize o hindi ko pinagaganda para sa inyo, no. Ang mali ay mali pa rin naman, no. Ayan, pero for para doon sa chance na magmahalan sana, 'di ba? Eh, hindi naman nila malalaman 'yan ang hangga't walang naduwag, eh. 'Di ba? Pero yung tapang, 'di ba? Yung tapang na ipaglaban sana yung pag-iibigan nila, kailangan din nating ma-recognize 'yon kahit papaano. Hindi naman not necessarily kailangan nating gayahin, ano. Kaya gusto kong palakpakan doon sa parting 'yon si Dayan na okay, nalaman natin nung bandang huli nagkamali siya dahil hindi pala siya kayang panindigan, hindi siya kayang ipaglaban. Meron sinabi si Dayan doon sa pagtatapos ng kwento, huwag kang pipili ng taong mahal ka lang. Diba? Huwag kang pipili ng taong mahal ka lang. Pero sana ang piliin mo yung taong mamahalin ka na, paninindigan ka pa, at ipaglalaban ka pa kung kinakailangan. Diba? It takes a lot of difference doon sa taong kaya kang sabihan ng I love you, pero kapag ka dumating ang diluvyo, ayan, eh... Wala kang GG1! Yes, I'm going to leave you. Ganun ang... Tamo, nag-rhyme. Ganun ang pag-rhyme. Diba? Okay. Do not stay with a person who can tell you just I love you, pero pagdating ng diluvyo, eh, ang sasabihin sa'yo, I will leave you. Ang galing, Popoy. Very good take tayo dyan ng ponggang-pongga. Based on experience, etos. Based on, nakakaloka. Pero anyway, pero tama kay Popoy, no? I would also like to commend Dayan kasi matapag na si namin lahat ng mga nangyari. Pero in fairness naman, Kamorkada, ha? Ganito kasi yun. Kinlaro naman Dayan na hiwalay na nga, well, hiwalay in a way na hindi na nga nagsisiping, magkaiba nga na nga ng tulugan, hindi na okay talaga yung mag-asawa, parang papel na lang talaga yung nagbabond sa kanila nung pumasok siya sa picture. Although, inamin naman ni Dayan na ang, I mean, alam naman natin na ang mistake doon is it doesn't mean na it's not an assurance na tama na pumasok ka sa picture porket on the rocks na sila or alam mo yon papel na lang talaga yung nag-uugnay sa kanila. Kasi kailangan solid, mga kamorkade, kailangan malinis. Diba? Mm-hmm. Kumbaga sa negosyo, sa mga transaksyon, kailangan malinis yung papel, yung kontrata. Legal. Walang mga sabit whatsoever bago mo pasukin yung isang bagay. Kaya sabi nga ng isang kamorkada natin, okay naman sana yung love story nila. Sige, sabihin natin, wala namang masama. Nagmadali lang masyado yung dalawa na alam mo yung magjowaan agad. Porket hindi na nga sila okay nung asawa niya, si Jonathan tsaka si Lorraine. Sana inayos na muna talaga lahat. Ginawa ng official, pinaintindi na sa lahat ng pamilya. Pamilya ni Jonathan, pamilya ni Lorraine na okay po. Nagkausap na sana, no? Hiwalay na po kami. Wala, hindi na po kami magbabalikan. Sana po intindihin niyo na po yun. May kanya-kanya na kaming buhay. Pero hindi kasi ganun eh, di ba? But aside from that, Bea, they could have taken ano yung step na, I mean, legally, 'di ba? Merong legal, pwede ka mag-request ng legal separation. Pwedeng iproseso ng annulment. It's going to be expensive. Merong presyo 'yan, syempre. Magkakaroon ng dapat doon na sila dumaan. At habang merong kaso ng annulment, hindi pwede yung naka-PDA ka nga, naka-display, out, diba? Na meron ka ng jowang iba, no? Diba? That will be demerit against you. Yan. Ito, merong ambag si Sir McCoy. Ano yung sabi ni Sir McCoy? Di pa dumarating 10, dito sa isang ano ko. 10K na lang daw ang pagfa-file ng legal separation. Yun lang kailangan mong bayaran, 10K.
Kung gusto mo mag-file lang late. O, oh, diba? 10K lang yun. O, oh, sana ginawa mo na Jonathan. Sana ginawa na ni Jonathan yung step time. Para alam mo yun. Yeah. But of course, merong mga parameters yan. Kasi kailangan maging wise ka rin eh. Dapat huwag bumalik sa'yo. Diba? Huwag kang balikan nung ano. Ito kasi mga to. Ito yung sinasabi natin. Na huwag kayong masyado magpaalam namin na talaga ang sarap sabihin sa mundo, ipagsigawan sa mundo. It's so really parang fairy tale come true. Diba? Nakapag ka na kita mo na, nakasama mo na yung mahal mo, gusto mo ka-holding hands mo siya dyan, gusto mo ganito, kahit na merong history, ikaw mismo or yung partner mo. Ang sarap sabihin ipagsigawan sa mundo na mahal ko to. Diba? Ang feeling ng iba, ang tapang, talagang love niya ako, ganyan, sinasabi niya na sa mundo. But legally, hahabulin kayo ng mga multo. Diba? Oo. Hindi lahat. Kaya gumising dapat tayo sa katotohan. Kailangan maging ano ka dito. Yeah, even that, yung anong yan, ano, yung legal separation na yan, meron mga parameters yan. Diba? Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Ito lang ang inaalaw niyan. Diba? Iba rin yung parameters ng annulment. Diba? May mga ganyan, may mga grounds yan eh. Diba? Hindi ka pwedeng basta, boom, oy, meron na akong papel dito. O yan, legally separated kami. O sige na, mag-anak na tayo. Yung pangalawang ano, hindi ka hindi pwedeng basta ganun. Eh. Baka maging, ay, nako. It's complicated, pero hindi kasi labo nito nangyari kay Diane and Jonathan na mas pinagana nila ang kanilang emosyon kesa sa kanilang utak. Okay? Exactly. Iba yun. Oo, sana kung mag-jowa lang si Jonathan tsaka si Lorraine, di ba? Walang mga legal kinemerot na kasama. Eh, kaso nga, kasal. Kaya, ang isa pang, ano dito, Popoy, no, is, ayan, words lang kasi yung pinanghahawakan ni Diane dito kay Jonathan. Although, I would also like to, ano, Popoy, itong si Jonathan, no, hindi rin man natin masisisi kasi si Kuya. I mean, sinubukan naman niya, di ba? Sinubukan naman niya ipaglaban si Diane. Mm-hmm. Kaso, ikaw ba naman, tama nga naman kasi, ikaw ba naman mapunta dun sa gitna ng, alam mo yung, pinupukol ka ng pamilya. Ng gera. Pinupukol ka rin ng sarili mong pamilya. Masisiraan ka rin ng bait. Na, alam mo yon parang, maano ka din, maka-cloud din yung utak mo na, teka nga, tama pa ba itong ginagawa ko? Worth it pa ba ito? Ganyan-ganyan. Kaya hindi ko sa sinasabing sobrang sama ni Jonathan. I'm just saying na maintindihan din kasi natin kung bakit siya medyo nag-doubt dun sa relationship nila. Lalo na nga kung kabila ang pressure ang napupukol sa'yo. Diba? Kahit na mapagbalitarin mo yung sitwasyon nila eh. Si Diane ang ilagay mo dun sa dalawang pamilya nagbubungguan. Mapapressure din si Diane. Mapipilitan din na, alam mo yun, gumawa ng mga ganyang desisyones. Pero ang talagang lesson lang talaga dito, mga kamarkada, mas masaya yung relasyon na malinis, na pulido, na walang kahit anong sabit, na nag-start kayo, na wala kayong, alam mo yun, someone special, or wala kayong okay, mga ganito. Pinago. Mas ganun Bea, yung, ano eh. Yeah. Well, not necessarily, kasi meron naman tayong mga nakikita na galing sa formerly married person na nakakahanap ulit ng panibagong ano, nakikita. Pero depende nga kasi. Tapos na. Tapos na. Yan yung sasabihin natin dito. No? Kasi itong si Jonathan, meron siyang problema sa family niya. Okay? Meron siyang problema with Lorraine, the legal wife. Diba? Na sabihin na natin, sige, on the rocks sila, magkahiwalay sila sa ano, issues na sila yung dapat tumapos. Pero tinapos niya yun ng hanging, di ba? Nang walang period, nang hindi nag-uusap sa ano, yung family niya, hindi alam ng family niya at hindi rin malinaw sa pamilya ni Lorraine. Diba? Tapos bigla ka na lamang maglalabas na meron na akong ibang karelasyon at meron pa silang baby. Diba? Mayroon pa silang baby. So, yun din. Emotion din ang gigisingin nun doon sa mga kapamilya from both sides. Diba? Uh-huh. Yung concern doon sa bata, sa kanilang pamilya, ganyan. Kailangan ng... Pero kasi kahit anong sabihin mo, kahit na kung ikaw siya, Diane, ang hirap i-explica sa mga tao na hindi ako ang dahilan
ng hiwalayan nila. No, ikaw pa rin talaga ang ituturong dahilan. Hayaan mo muna maayos, as in, lumabas na, naghiwalay na nang tirahan nitong si Jonathan at si Lorraine. Diba? Mm-hmm. Kung magkahiwalay na talaga, nagtutuloy na sila sa buhay. At mas maganda nga, supported yan ng legal documents. Ano yung kanilang hiwalay? Tsaka pasok sa eksena. Hindi yung salita pa lang at fresh na fresh pa yung mga issues nila, pumapasok ka na rin sa eksena. Diba? Ganun yun. Mahirap yun. At hindi dapat pasukin yung kahit pa gustong gusto mo yung tao. Kasi sabit tayo dyan. Sabit yan. Correct. Tsaka alam nyo, makamarkada, eto, take it from us kay Popoy at sa akin, sa dami na ng mga pinagdaanan namin. Wow! Sa dami na ng mga pinagdaanan. Mas ano eh, sa umpisa, sige, ang saya ng exciting love story. Pero honestly, walang tatalo sa yung may peace of mind ka na relasyon. Mm. Yung may peace of mind ka na love story. Kasi yung talaga yung ano eh, yun yung end game. Masaya yung may kilig-kilig sa umpisa, oo, you and me against the world, ganyan-ganyan, parang action, lalo na pag napatunayan yung bandag dulo na kayo talaga. Pero hindi kasi kasiguradahan palagi yung ganun eh. Palagi nyo talagang i-priority yung may peace of mind kayo, yung wala, alam nyo, wala kayong tinatapakang tao, wala kayong sinasaktang iba. Ganun ang piliin yung love story, mga kamarkada. Okay. Or meron mga maapakang tao, I mean, dapat inayos niya na muna yun. Problema niyo yan, hindi ako papasok sa picture, ayusin mo yan. Diba? Mm-hmm. Kumbaga yan naman ang baunin mo bago ka lumipat sa akin. Diba? Na clean ka na talaga. Diba? Clear ang daan. Hindi yung saka, sige lang. Alam mo, Popoy, alam mo, alam natin din yung ganyang mga environment, yung mga Ayan, sa mga opisina. Na, oo, ang daming mga nagkikwento sa ano ha, sa aking mga kaibigan, yung mga opisina na yun, kaya dapat talaga balik na lang tayo sa online ano eh, work from home na lang eh. Pag work from home, ba nakakapag-chismisan pa ang mga ano na kapitbahay? May sariling GC, pero Bea, hindi kasing lala dahil pwede silang i-screenshot sa GC. Oh, pero kapag ka ganyan sa office setup, naku, talagang ga... Bayan, mga cubicle-cubicle, gaganon lang, oh. Bayan. Sa kayo. Bayan, Bayan, ayan na, tingnan mo na. Tingnan mo, magkahawak sila ng kamay. Hmm, yan, yung mga ganyan. Ay, alam mo yung... Para kape tayo. Mga kape-kape na ganyan. Diyos ko, magkakayosi na ako. Wag kami. Oh, yung mga ganyan-ganyan. Tapos sumasama kahit hindi naman nagyoyosi, kahit hindi nagkakape. Diba, sasama? Halika, may something na ipag-uusapan tayo dun sa garden. Pag-uusapan, diba? Pero ako, ang isang pwede nyo i-take dito, kapag nasa ganyang kunwari sitwasyon kayo, huwag kayong mahinayang mag-resign. Huwag kayong maghinayang na umalis sa lugar na alam nyo hindi na healthy para sa inyo. Okay? Yeah. Kasi marami kayong pwedeng puntahan. Huwag kayong magtiis dyan. Yung sweldo na yan, mapupunta lahat yan sa medical expenses mo kapag kayong stress mo nagmanifest na sa katawan mo. Dahil sa sobrang stress mo sa mga tao sa paligid mo, kaya huwag kayong maghinayang sa sweldo. Oh, ayan, no, ito, galing muna kay Chichi Rojo para sa letter sender. Good decision. You deserve someone better. Oh, okay. Si Renny Boy Cajadas naman, sabi niya, nako, pro pa rin kasi si legal wife lahat doon sa office, kaya talo talaga si Miss Diane sa ang anggulo mo man tingnan. Isa pa yon, 'di ba? Kapag medyo merong partido, may partidong kapit doon sa ano, may kampihan, talagang mahirap nga naman, galing din doon si ano eh, no? Si Lorraine. Ano expect mo? Lahat sila matutuwa para sa inyo. Ikaw talaga, Diane. Si Gracie Lomoto, sabi niya, ang pugi ni Popoy. Pero ayokong maging kabit. Ayan mo, sabi niya. Okay, si Gracie Lomoto, yun ang mga hirit, di ba? Paki-block, Makoy, para hindi na ma-tempt. Oo, hindi na ma-tempt si Popoy. Charot. Sabi ni Roldan Labinghisa, sabi niya, relate ako dyan. Bago ko harapin ang parents ng girlfriend ko, sana eh lalabas na yung result ng annulment ko para smooth ang samahan. Oh, 'di ba?
bago harapin ang parents ng girlfriend. Joy Salvame, separated but not legally, still may sabit pa din. Minsan talaga nakakabulag ang pag-ibig. Hindi lagi puso ang sundin. Minsan sundin natin ang utak. Madalas. Kung mahal mo talaga ang isang tao, kailangan pinag-iisipan. Hindi yung puro damdamin lang na yan. Kaya ang dami nabubutol. Dami na si scam sa mga pag-ibig nila. Dapat meron kayong ano, council. Ikaw, yung utak mo, yung puso mo. Dapat agree yung tatlo na yun. Hindi pwede yung puso lang yung nangunguna. O talaga. Si Cassie Bernardo, naka-block na rin siya sa akin. Kaya wala na kaming communication ng jowa ko. Paano, Cassie? So, hindi ba na jowa ngayon? Ex na. Ay no, may tanong si Bea, hindi mo na nga ba jowain? Dapat ikakasal na ako sa kanya bago ako umuwi. Kaso, nagbago din ang isip ko na magpakasal sa kanya. Ay bakit? Ika. Ay, kasi parang may hindi ka sinichika sa amin, kasi. Parang ito, chinichika na nga. Kailangan yung kompleto, kasi. Pa-PM naman, please. Baka it's your time to shine, dai. Oo. Palitan na natin ang pangalan kasi naku ha, medyo malalaking tao yata ang involved. Ha? Anyway. Ah, okay. Hindi malalaking tao pero pwede pa mag-reduce diet. Anyway, Popoy, alas stress na, halika na pa salamatan na natin yung mga nagsipag. Huwag muna, meron pa dito eh. Ano na? Thank you so much. Thank you. For today, Cindy Basena, Jonathan Dan Capuchon, si Miss Katie Ken Sincero, si Aaron Warley, alagaw tayo dyan. Ako po si Marsha, si friend po si McCoy, ang nanay po si Jamie Rubio, at ang tatay si China Pops, at si Ryan, si Jack Gama, at Mikey Chan Palma. Ang nag-receive po ng letter na to ako po, at ang nag-edit si Joko Loco. Ay, Popoy, naalala ko tuloy. Ayan, oh, isa pa yan. Ano? Yung pagkaharap mo na yung parents mo, alam mo, nakaka-relate ako dyan. Yung pag may ginawa ka, parang tapang-tapangan ka pa, pero pagkaharap mo na yung parents mo, tapos nag-sink in na sa'yo, lahat ng katangahang ginawa mo. Yes. No, parang, oh my God, I'm so sorry, mom and dad. Ang tanga-tanga po. Ganon. Sorry for disappointing you. Mm-hmm. Ayan, mga kapamilya, isang buwan bago magpasko. Next week, magsama-sama pa rin po tayo dito sa Dear MOR. And of course, bukas ang aming imbitasyon, ano? Bumabad muna kayo sa, ano natin, sa Spotify, Dear MOR, the podcast. At huwag po kayong magugulat sa mga bago lamang makakapanood. Si Silip sa ating Dear MOR, the podcast, meron na pong video option. Pwede niyong panoorin na may video, pero pwede rin namang audio lang habang kayo naglalaba, anong ganyan. Pero kung gusto nyo makakita ng mga magandang mukha, andun po kami. May video nga eh. May video support na eh. Pero hindi pa ganito yung hair ko dun. Medyo hindi ko type. Dun sa mga in-upload na. Mga unang episode pa ba yun? May kulay pa yung puso, ganun ba yun? Parang ganun. Ayan, pero mga kapamilya, pauna na po ang aming pasasalamat. At syempre, next week, ulitin po natin ito. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous in blue, Bea. Gorgeous Bea po. At ang lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, Maga Family, please, stay happy. Bye! Happy weekend!